ito ang possible na mga setup ninyo kapag tribay ang gamit yung bisikleta. Pwede one sa harap, one sa likod, one sa harap, two sa likod, one sa harap, three sa likod. Pero yung mga experience na sa pag-akyat dito, two na sa harap, four sa likod, five. Ako, since hindi pa naman ako ganun experience, aminin ko, noona, uno-uno din ang gamit ko. Sa harap, one sa likod. Pero may nakapagsabi sa akin na pag umaahon daw, kailangan medyo mahigpit pa. Maliban sa iwas ngalay, doon natin madedevelop yung muscles sa ating mga paa. Tapos tayo sa unang ahon. Mahaba yun actually. Ingal agad. Ayan, diretso lang tayo. Ay, isa. Pita. Ayun. Akit ako, akit ako. Si Mac. Sir! Hello, sir! Okay kan, sir? Okay na! Very good! Diba? Dami kaibigan dito. Habang umakyat tayo dito sa pangalawang ahon, yun yung isang advantage ng pagbabike. At dami mo magiging kaibigan. Una kanina, si Mac. Isang idol ko yan sa pagbibisikleta. Marami siyang naituro sa akin. Diskarte sa pagbibisikleta. Sir, morning. Di ba may batian? Kasi sir, Joel. Baka natin na dati yan sabihin. Morning po. Basta tayo sa dalawang ahon. Pansin nyo itong nasa harapan ko. Hindi masyadong pumipitan. Ako rin, hindi ako pumipitan. Morning po. See? Angat daw nga ako. Paano
yung sabi ko yung first time ko dito. Naka tatlong first time. Kasi dito sa Jamboree Site. Mag-ibigas lang. Kahit malapit lang. Sabi ko na. Pagod. Pawis. Kasi hindi mo kailangan lumayo. Oh! Huling. Sir, good morning po. Oh, malayong ganito ang hingal kapag umakyat. Mas malakas pa hingal ko mamaya. Naman. Pagdating nyo sa mga flat na surfaces o pababa, kailangan nyo mag-recover. Ibig sabihin nun, tumigil mo na kayong pumital. Magpahinga muna kayo. Ito yung chance para mag-recover ng lakas. Isang common na mistake ng mga umakyat dito sa Jamboree, lalo yung mga simula. O nagsisimula. Kapag may nakita silang patag o flat surface, sige! Babanatin nila. Hindi nila alam, may paparating na ahon. And by that time, ubos na sila. Kaya dapat, kapag may mga flat surfaces, sa mga maahulugan, grab natin yung chance na yun para magpahinga, para hindi tayo maubos. Alright, yung ahon kaapat. Pagkatapos natin sa ikaapat na ahon, narating natin ang Jamboree Site. Pagkatapos natin sa ikaapat na araw, narating natin ang PSAG, Philippine Science High School. Ha!
Kung hirapos ito, sasalita ng pipitan, kala niyo ba? Usual na ginagawa ng mga bikers na dumarating dito sa Pasay. Iikot sila para mag-recover ng lakas. At parang naman kapag shift ng mga gears kasi masusunod na akyatan ay mas mataas pa. Mas matarik pa kaysa sa naunang apat na ako na. Tuloy tayo. May apat na ahon pa. Apat na matitinding ahon bago tayo tuloy ang makarating sa Jambalisay. Miguel! Hoy! Uncle Dan. Isang member siya. Isa siyang member ng Bison. O Bumbong Solano Bikers. Si Uncle Dan ang una kong kasama ng motor ko sa Biblack. Itong araw yun, yung mga araw na una ko nadiretso ang Jambalay ang walang tigil. Dahan-dahan lang. Sabi nga ni Maha. Alam niyo ba? Siguro mga 2 buwan na pag-i-anxiety ng ginawa ko bago ko tuloy na diretso itong Jambalay sa'yo. Ito talagang mataas to. Pagod na yata. Sobrang taas. Sigaw ang gayam. Kuya. Ito sa matagaas ng bisikleta ko. Sa Three Kings. Ano po ito ang pangalan? Tapos ang pang-anim na ahon. Hello po, morning. Pang-lima.
Pasensya na. Ngayon na talaga ako sa mga numbers. Kasi English teacher po ako. Okay. Sixth. Ah, tapos na. We'll cover tayo dito. Okay, umikot na dito. Ulit pang pito, isang maabang ahon. Basta relax lang kayo. Okay, ma-stress at i-enjoy ang pagbabike para hindi tayo masyadong napapagod kapag masaya kasi tayo sa ginagawa natin. Kahit nakapagod, tutuloy natin full feeling. Sabi, bakit? Napakalaya ng mga tinigutan ninyo. Napakalaya ng long ride. Masaya eh. Marami kang nararating na lugar. Ayan. Isa na lang. Tingal aso na tayo. Recover? Mabagal. Doon tubig. Want to be happy and healthy, go out and ride the bike. Yeah, time for inside.